Ang druid ng village ay naghahanap na ngayon ng papalit sa kanya kaya nilibat nila ang buong bansa. Ang masamang druid naman na si Sulphurix ay gustong malaman ang sikretong paggawa ng magic potion na nakapagbibigay ng superpowers sa mga ordinaryong tao. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Asterix, The Secret of the Magic Potion. Nagsimula ang pelikula sa isang druid na namimitas ng puting berries sa gubat. May isang sisiw naman ang nahulog mula sa pugad nito at sumabit ito sa may sanga. Napansin ito ng druid sa di kalayuan at nagmadali siyang puntahan ng sisiw bago pa man ito mahulog. Pagkasagip niya ay nahulog pa rin ito kaya ginamit niya ang kanyang sickle at inihagis ito sa ere. Nasagip nito ang sisiw habang paikot-ikot ito, pagkatapos ay ibinalik naman niya kaagad kasama ng mga kapatid. Di inaasahang naputol ang sanga na nagresulta ng isang aksidente. Samantala, sila Asterix at Obelix, ay nangangaso at sinusubukang habulin ang mga baboy ramo. Habang nakakapit na ngayon ang bida sa tumatakbong baboy, napansin nila na walang malay ang druid sa may gubat, sabay ng pagbunggo ng mga ito sa puno. Nilapitan nila ito at tinanong kung okay lang ba siya. Tumawa lang ang matanda at sa paglakad niya, biglang sumigaw ito sa matinding sakit sa may paa. Sa paaralan ng mga bata, wala pa rin ang kanilang guro kaya nagkakagulo ang mga ito mapera lang sa isa, na ang pangalan ay Pectin. Mahilig siyang mag-imbento at natuwa ito nang gumana ang kagamitan niya. Tumigil ang lahat nang makita ang guro pero naaksidente ito, kaya sinabi ni Asterix na wala munang klase sa araw na yon. Pagsapit ng hapon, naghihintay pa rin ang buong village kung anong nangyari kaya pumasok sa loob si Asterix para kausapin ang druid. Galit na sinabi ng bida na aminin na lang niya sa buong bayan na nahulog siya sa puno pero sa druid. Isa itong revelasyon dahil hindi pa daw siya naaaksidente sa buong buhay niya at ni isang gallows ay wala pa. Isang residente ay sinabing kailangan niyang magpatuloy sa buhay kahit anong mangyari, kaya tumindig ang matanda dahil bilang druid ay responsibilidad niya daw ang kapakanan ng buong village. Dinagdag din niya na ayaw niyang mawala sa mundo na hindi na ipapasa ang kanyang kaalaman sa magic potion. Kaya kailangan na daw niyang makahanap ng mas batang druid para mapagkatiwalaan ang sikreto niya, at maging bagong druid ng village. Sa may pampang ng dagat, nilapitan ni Obelix ang bida at nagsabi ito na nababahala siya sa pag-atas ng tungkulin sa isang bata at hindi eksperyensado para maging druid nila. Paano na lang daw kung gamitin nito sa kasamaan yung magic potion, sabay pagtalikod ng kaibigan at kasama pala nito si Panoramax. Umamin ito na baka tama siya pero panahon na siguro para ang kabataan naman ang matuto, na labanan ang gustong manakop sa atin. Isang grupo ng baboy ramo ang malayang tumatakbo sa lambak at isa rito ay ang cute na baby wild boar. Lagi niyang kasama ang buong pamilya niya sa lahat ng gawain pero napahiwalay ito. Kinagabihan, natatakot ang baboy sa lakas ng tunog ng mga kidlat kaya nagpunta ito sa isang bahay at muntikan pang mahulugan ng sickle sa ulo. Mukhang abandonado ang buong lugar kaya nagulat ito nang may tao pala at lumalapit din sa kanya. Binigyan din siya ng pagkain na agad naman niyang kinuha, at naintindihan ito ng druid habang ibinalita nito na naghahanap na ngayon ng kapalit si Panoramax. Tumawa yung tao at nakisabay rin ng pagtawa ang maliit na baboy. Papasok na sana sa gubat ang mga bida, nang mapansin ni Asterix ang kakaibang ingay sa loob ng banga. Tinignan niya ito at isang batang babae pala ang nandito. Gusto niya daw kasi makausap ang guro para ipakita ang kanyang imbensyon pero pinigilan agad siya ng druid. Nagalit si Asterix dahil hinayaan lang ni Obelix na sumama ang bata sa kanila. Ang malala pa noon bawal na pumasok ang mga babae sa gubat. Nag-away ang dalawa kung sino ang may kasalanan hanggang sa umiyak na lang yung bata. Lumapit yung guro sa kanya at tinanong kung paano gumagana ang imbensyon nito. Dahil sa ideya ng bata, ginawa nilang wheelchair yung upuan at nagtanong si Pectin kung papayag ba silang makita siya ng lahat ng nandun. Pwede naman sabi ng matanda, ang kailangan mo lang gawin ay takpan mo ang iyong buhok at laliman mo rin ang iyong boses. Narating sa wakas nila ang malaking pintuan at inilagay ni Panoramax ang sickle niya sa may butas para bumukas ito. Pinaalam din niya sa bata na ayusin ang kanyang damit na siyang ginawa naman. Sumunod ay nahulog sila sa lagusan at nagpadulas din, habang gulat na gulat ang bata sa nangyayari. Pumasok sila sa isang silid na walang katao-tao, sabay na sorpresa sa pagbati ng mga kasamahan niyang mga druids din. Kinantsawan nila si Panoramax na isa siyang hangal sa pagkahulog lang sa may puno. Pero naging seryoso ang lahat ng malaman na naghahanap na pala ito ng kapalit para ipasa ang sikreto ng magic potion. Nabahala ang Great Council dahil paano na lang kung masamang tao ang makaalam nito.
kaya pinatawag ng druid silang lahat kung meron ba silang irerekomenda na mga kandidado. Tinanong din niya kung meron ba silang mga listahan. Ipinakita na ngayon ng isang druid ang mga hindi nakapasa, mga isang beses lang na pumasa, at ito ang listahan ng pinakamagaling. Sabay lumabas ang dalawa lang na papel. Naniniwala ang buong konsehal na ang katulad ni Panoramax ay imposibleng mapalitan, pero sumagot siya na lahat ay pwedeng mapalitan. Na siyang pagpapakita naman ni Sulfurix, at sinang ayunan niya ang sinabi. Nagulat ang lahat nang makita siya matapos ang ilang dekada at nagalit sa kanya ang pinunong druid. Meron itong kapangyarihang apoy na pinaglalaruan lang. Gusto niya ng alak kaya nilapitan niya ang meron nito. Sabay gumamit siya ng hipnotismo, na siyang pagtigil ang druid bigla sa kinauupuan niya. Tinanong nila kung ano ba ang kailangan nito at sumagot si Sulfurix na narinig niya na nangangailangan daw sila ng papalitan na druid. Galit na sinabi sa kanya na matagal na siyang tinanggalan ng karapatan na tawaging isang druid at hindi siya lalo mapagkakatiwala ang malaman ang sikretong paggawa ng magic potion. Nilapitan niya si Panoramax at sinabing nang hihina ka na, at panahon na para ipasa sa iba ang karunungan ng magic potion. Idiniin niya sa konsehal na kung alam lang niya ang paggawa ng nasabing potion ay matagal na siguro nilang natalo ang mga gustong manakop na mga Romano, at matigil na ang lahat ng laban sa buong mundo. Kumuha siya ng isang papel at sinunog ito. Sabay inatake niya si Panoramax ng sandata pero nailigtas siya ni Asterix sa tamang oras. Sumunod ay ipinakalat niya ang mga listahan na papel para makatakas siya. At habang nagkakagulo ang mga druid, tumalon si Asterix para mailabas ang kapangyarihan, sabay tumakbo ito para habulin ang kalaban. Hinabol din siya ni Obelix sabay ang paglundag ng druid sa puno, pero nung sinunda ng bida siya ay naipit ito sa mga sanga. Sorpresa namang nakahabol agad ito pero napigilan agad siya ng kapangyarihang hipnotismo ni Sulfurix. Sa kabilang dako ng gubat, tinignan ulit ng kalaban ang sinunog nitong papel at nalaman ang lokasyon ng isang aspiring druid. Nagsimula na ang grupo na bumisita sa unang bayan at dito, ipinakilala ng pinuno si Baz Unix, isang estudyante na sigurado daw na magiging successor niya. Sinabi ng katabi na druid na pwede na daw siyang magsimula. Ihahalo ko ngayon itong tubig ulan, sabi niya, at sa susunod na bote ay marami ako ditong inihalo pero hindi ko nasasabihin ang mga detalye. Kung gagana siguro ang lahat, ito na ngayon ang magiging resulta. Samantala sa bansang Rome, ni-report kay Julius Caesar na umalis daw ang lahat ng kalalakihan sa kalapit na bayan ng Grace. Tinanong ni Senator Tom Cruise kung ano na daw ang gagawin, kaya pinag-utos ng general na atikihin na yung bayan para daw makuha na nila yung magic potion. Sorpresa namang nagpakita sa kanila si Sulfurix, kaya sumigaw ang general sa mga kawal nito. Sinabi ng druid na may iba pang paraan siya para makuha mismo ang magic potion at ang formula nito. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na muntikan pa siyang mas ibat, at dinagdag na maglalakbay din siya sa silangang bundok pagkatapos ibibigay na niya ang formula. Gamit ito ay matatalo na ng general ang sinumang kumalaban sa kanya. Hindi naniniwala sa kanya si Caesar kaya ipinakita ng druid ang kanyang mahika sa pag-hypnotize sa senador. Tinanong ng general kung ano naman ang hinihingi niyang kapalit para sa magic potion. Makalipas ang ilang oras, hinahatid na siya sa kanyang bahay ng mga sundalo dala ang napakaraming kayamanan mula sa mga Romano. Samantala, isang estudyante na druid ang pinagsasabihan ng guru niya na bawal sabing magluto ng potion tuwing kabilugan ng buwan. Hindi daw gumagana ang mga potion tuwing bilog ang buwan pero mapilit ang binata dahil pinaghahandaan niya ang pagdating ni Panoramax. Bigla namang nagpakita sa likod niya si Sulfurix at nagkukunwaring naligaw sa pagkolekta ng panggatong. Pagkatapos ay napansin niya ang ginagawa ng binata at sumagot ito na naghahanda siya para sa pagpili ng bagong successor ni Panoramax. Nagmungkahi ang matanda kung gusto daw niyang mapa-impress ang Grand Druid. Kailangan niya daw ayusin ng mabuti ang lamesa niya at huwag ipahalata na kaliwete siya. Sumunod ay nagpakita ng halimbawa ng kanyang mahika si Sulfurix, at may umapoy sa mga kamay nito. Inihagis niya rin ito sa itaas nila na siyang sumabog at lumipad ang hindi mabilang na mga butterflies sa ere. Namangha dito ng sobra ang binata at naniwala na sa matanda. Nagpatuloy ang kanyang pag-eensayo sa ilalim ng gabay ni Sulfurix hanggang sa maisa ulo niya ang paggawa ng potion na magpapamangha kay Panoramax. Magkakasunod naman ang mga bayan ang pinuntahan ng buong grupo at meron dito na umiilaw habang nagsasayaw. Gumagawa ng ulap na may kidlat, at kung sino-sino pa ang mga sumubok pero lahat sila ay hindi napili ng druid. Kinagabihan, masayang kumakain ang buong grupo sa pag-imbita ng pinuno ng bayan.
Pinakilala rin ito ang anak niyang lalaki para maging successor din ng Druid. Sumunod ay ipinakita nito ang isang mosaic na larawan ni Mars na God of Strength. Pagkalubog niya sa kaldero, lumiwanag ito at nagbago bigla ang larawan na may dalawang gladiator at si Caesar. Nalungkot ang ama sa ipinakita ng anak at nahulog ang kanyang mustache sa harap nila. Balik sa binata na si Telef Erex, gumawa ito ng sariling mahika at pinaghiwalay ang mga berries mula sa sangay nito. Sinabi niya na ito ang ipapakita niya kay Panoramix sa gagawing demonstrasyon. Salungat ito sa opinyon ni Sulfurix, may pakinabang nga ito pero ang pinag-uusapan nila ay ang Grand Druid kaya malamang ay iinsultuhin lang siya. Dinagdag din niya na nandito siya para siguradong mapili siya ni Panoramix, kaya ang gamitin niyang mahika ay ang itinuro niyang butterfly spell. Ayaw gawin ito ng binata dahil pagtatawanan lang daw siya, at isa pa wala naman daw yun na pakinabang. Pero pinagpilitan ng matanda na gawin daw niya yun at ang hinihingi lang niyang kapalit ay ang sabihin din sa kanya ang sikreto ng magic potion kapag itinuro na sa binata. Kinabukasan, sinabi ni Pectin na nandito na tayo sa pinakahuling druid. Isang estudyante na may mahabang buhok ang nag-demonstrate ng paglagay ng cover sa tinapay, at pinakita sa lahat na naging dalawa ito. Nagulat ang lahat sa nasaksihan, hanggang sa sunod-sunod na pinaparami ng estudyanteng druid ang mga tinapay sa lamesa. Pipiliin na sana ito ni Panoramix pero tumanggi ang bida dahil hindi maipagtatanggol ng mga tinapay ang buong bayan laban sa mga gustong manakop. May nagpakita naman sa kanila sa may talampas at nagsabing nandito siya para magbigay ng mensahe mula sa Diyos. Pinagmadali siya ni Sulfurix na sabihin na agad ang linya pero gusto ng senador ng mas dramatic na performance. Dinagdag niya na meron daw na isang magaling na druid sa may silangang kabundukan, at itinuro niya rin ang direksyon nito. Pagkatapos ay nagpasabog ito ng usok at nakitang tumatakbo papalayo. Gusto na sanang umuwi ng bida pero nagalit ang matanda na kailangan daw nilang puntahan muna itong binatang druid sa kabundukan. Sinabi ng estudyante na ang pangalan daw nung sinasabi nila ay si Telef Erex, ang nag-iisang druid daw sa tuktok ng bundok. Tapos sinabi na naman na ang superpowers niya ay ang magparami ng mga tinapay. Nasorpresa ang lahat ng magalit ng sobra si Asterix, sinasabing hindi naman siya magbibitiw sa trabaho dahil lang sa nahulog lang siya. Nagdesisyon ito na umuwi na lang at sinabi ng kaibigan niyang si Obelix na mananatili siya para maghanap ng kapalit ng druid nila. Natuloy ang pag-alis ng bida at sinabi ni Panoramix na humanda na tayo sa paglalakbay ulit. Habang pauwi na si Asterix, may narinig siya sa dikalayuan at nakita dito ang kampo ng mga kalaban. Narinig niya na set up lang pala ang pagsabi sa kanila papunta sa bundok, sabay nahuli rin siya. Pinaharap din ang bida kay Sulfurix at sinabi niya dito na alam niyang ibebenta nito ang formula ng magic potion sa mga Romano, na agad namang umamin ang druid dahil marami naman silang pera. Ginawa ulit ng binata ang kanyang mahika at humiwalay ang berries sa sanga, sabay may kumatok sa kanyang pintuan at ito pala ay walang iba kundi ang Grand Druid. Ilang sandali ay naghanda na siya sa kanyang gagawing demonstrasyon at nagdadalawang isip kung gagawin ba niya ang kanyang mahika. Sa huli ay hindi niya ito ginawa at sa halip, nag-demonstrate siya ng paghahalo ng potion na itinuro sa kanya ni Sulfurix. Pagkatapos niyang haluin ang kaldero ay naglabas ito ng asul na liwanag. Pagkatapos ay umangat ito sa ere at sumabog na naging maraming butterflies. Nasorpresa dito si Panoramix at lumapit sa binata, sumunod ay tinanong niya ito kung papayag ba siyang maging successor niya bilang Grand Druid. Malungkot na sumagot siya ng oo at sinabi ng matanda na ipapasa na nito ang karunungan sa paggawa ng magic potion sa kanya. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan mag-isa niyang kinausap ang binata habang sinasabi dito ang lahat ng alam niya tungkol sa potion. Nadistorbo naman sila ni Obelisk na may dalang hysterical na mga baboy at naintindihan ito ng mga druid na sinasalakay daw ang kanilang village ngayon. Sinabi ni Panoramix na kailangan na nilang bumalik kaagad sa village, at sumakay sila sa likod nito sabay mabilis na tumakbo. Habang pauwi, pumipitas din ang druid ng mga ingredients para gawing potion mamaya. Sa labas ng Nayon, inaatake na ng mga sundalong Romano ito kaya bumalik siya kay Obelisk ngunit na-hypnotize na pala ito. Nawala rin ang mga ingredients nila at mukhang may nagnakaw noon. Nagpanik ang matanda at sa pagkuha ng sickle nito ay nag-eject ang upuan kasama siya. Nagpakita naman sa kanila si Sulfurix at sinisingil na ang binata bilang kapalit sa pagtulong niya. Gusto ng druid na gawin na niya ang magic potion pero sinubukang pigilan siya ni Pectin. Sa huli, ginawa rin ng binata ang magic potion at ininom ito ni Sulfurix.
Lumiliwanag na ngayon ang kanyang mga kamay kaya sinimulan niyang inumin itong lahat hanggang sa maubos. Sa una sumakit ang kanyang buong katawan at naglabas siya ng apoy na umabot hanggang sa dulo ng lambak. Gamit din ang bago niyang kapangyarihan, sinunog niya ang buong village at sumama ang mga sundalong Romano sa kanila sa pagtakas papuntang Pampang ng dagat. Ang malala pa noon, napatulala ang lahat sa nakikita nila, sapagkat naging isang higanteng tao na rin si Sulphurix dahil sa magic potion. Sumigaw ito sa kanila at matapang na sumugod si Obelix, pinainom din ng magic potion ng konsehal ang mga sundalong Romano at pinasugod sa parehas nilang kalaban. Lumilipad silang lahat at sama-samang sumusugod kay Sulphurix. Pero kahit gaano karami ang kanilang mga atake ay puro baliwala lang, at pinasabog din niya ng kanyang apoy ang mga natatakbuhang mga tao. May isa pang natatagong mahika si Panoramax at hinipan niya ng kanyang pulbos ang lahat ng mga sundalo, sabay na bahing din ang mga ito. Isa-isa na ngayon niyang pinalutang ang mga kabalyero para magsama-sama sa iisang layunin nilang lahat. Dumaan din ito kay Sulphurix kaya nagtaka siya kung anong nangyayari. Bumuo pala ito ng isang higanteng mandirigma na yari sa mga sundalo at armor, habang sa loob nito ay may kumokontrol at sinuntok ang kalaban. Nagpatuloy itong umatake at ginamit ni Sulphurix ang apoy niyang hipnotismo pero hindi ito gumagana. Binalibag din siya ng maraming beses sa lupa sabay pumasok din sa loob si Obelisk at kinuha ang kontrol para gamitin ang kanyang ultimate attack. Binigyan niya ito ng isang matinding uppercut na nagpalipad sa kalaban palabas ng Earth at papuntang kalawakan.